Nakaschedule tayo ngayon ng test drive para sa Ford Ranger Raptor. Mag-message lang kayo sa Facebook page ng Ford Pampanga para magpa-sched ng test drive. Bale, itong code orange yung gagamitin natin. Dahil wala naman tayong dadaan ng obstacle course or rough road, mag-focus na lang tayo sa acceleration and ride quality. Iba din talaga yung feel pag sumakay ka sa Ranger Raptor. Para bang luxury pickup at ang taas ng ride height. Pagdating sa acceleration, okay naman siya. Malakas yung hatak, lalo na pag diniin mo yung accelerator or gas pedal. Smooth din yung shifting at dahil naka-electric power steering, magaan yung manibela. Lalo na sa low speed, useful yung ganito. Hindi ka mahirapan magpaikot ng manibela kahit one hand lang. May napansin lang ako na kung normal driving, ramdam mo na medyo mabigat yung acceleration. Pero tingin ko normal lang para sa ganitong size ng pickup. Depende pa rin talaga sa pagtapak ng accelerator or gas pedal. Hindi na rin naman big deal pa kasi pag nakabuelo na, malakas na rin siyang humatak. Pagdating sa ride quality, kung mapapansin nyo, nasa normal road naman tayo. May pagka-imperfection, wala naman butas at hindi rin uka-uka yung daan. Pero yung ride dito sa Raptor, ramdam mo pa rin yung imperfection sa daan. Pero mahina lang, dadaanan natin tong humps ng nasa 20 kph. Ramdam pa rin yung impact, pero yung impact, soft lang, para lang sigurado, dinaan ko rin dito yung Hilux at mas soft nga yung impact dito sa Raptor. Marami na rin ako nabasa at napanood na review dito sa Ranger Raptor na maganda yung ride quality niya. Kung i-compare ko siya sa ibang pickup, hindi ko sure kung Navara or ito yung may magandang ride. Tingin ko, lamang yung Ranger Raptor sa high speed na rough road, pero sa ganitong normal road, okay lang din siya. Pero kung gusto nyo makasigurado sa ride quality and performance, mas maganda pa rin na makapag-test drive. Kasi iba-iba pa rin yung style ng pag-drive natin. Overall, maganda pa rin yung Ranger Raptor. Mas mahal nga lang siya compare sa ibang top of the line na pickup truck. Malinaw pa rin and readable yung instrument cluster kahit na tirik yung araw. Pero mas fan pa rin ako ng analog instrument cluster. Maganda rin yung screen quality ng infotainment. Wala nga lang siyang built-in navigation system. Pero may wireless Apple CarPlay or Android Auto naman. Pwedeng gamitin yung camera pero hanggang 20 kph lang. Auto off na paglagpas mo ng 20 kph. Tinry ko lang ulit idaan sa speed bump. Kayo na lang mag-judge based sa movement ng Raptor. Pagdating sa cabin noise, tahimik siya. Hindi masyadong rinig yung road noise. Kahit yung mismong engine, hindi siya ganun kaingay. Yung key fob, same pa rin sa previous model. Thank you sa Ford Pampanga para sa test drive ng Ford Ranger Raptor. Pa-like na lang and subscribe. Paalam.